Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot, pinakwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa DWIZ 882 at Aliu Channel 23 ngayon, March 12. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning! Good morning! Magandang umaga sa ating mga kapatayan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android, pwede yan. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Mm-hmm. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliu 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Afford the Box Channel 25. Kahit na anong digital TV device or TV receiver, iscan nyo lang yan, makikita nyo na ang pagmumukha naming tatlo. Yan. At di kayong magsisisi. So, like, ano yun? Like, and love. And love. Yan. Mm-hmm. Like, share, comment, and love. Yan. Mm-hmm. Ayokong batiin tong si Estong Lim. Ah? Si Estong Lim, ano yung construction yan eh? Yan yung tatay niya, si Eddie Lim. Si Eddie Lim yung sa stockbroker. Mm-hmm. Naging presidente ng, actually, chairman emeritus ng Makati Stock Exchange. Birthday niya ngayon eh. So, ayoko siyang batiin. Mm-hmm. Kagolf ko yan eh. Siya yung gumawa ng wakwak East Course. Ah, ganun. Oo. Ah, yung talaga yung contract ng ano, ha? Nag-contract nun. Siya pala nagpahirap ng buhay natin, ha? Ah, pinahirapan. Mm. Tinanggalan yung mga landing area. Mm-hmm. Okay. Good morning ho ulit morning. Sa inyo. Eto, pare, mainit-init to. Dalawa pa daw ang sinuspinde ng Office of the Ombudsman. Ano ba kuha nyo rito? At saka nag-take over na complete. Ngayon, si Secretary na mismo ang administrator. Kasi nag-appoint ng OIC. Hmm. Noong pong isang linggo, di ba? Oo. Tapos lumabas yung report na nagkabentahan ng bigas. Hmm. Na controversial. Na wala sa lugar. Wala sa lugar. Wala questionable. Sa lugar. Hmm. Sinuspindi ng ombudsman. Yung pala, kulang pa yun. Kulang pa. Oh, yes. Ang na-appoint, ayon sa ombudsman, pinaghihinala ang involved. Kasali rin pala dito sa, ano. Yan. Yung acting administrator po, Yolito Santos. Mm. Pinaghihinalaan din yun. Oo, nasuspindi rin. Itong si Acting Operations and Coordination Department Manager, meron palang ganun. Meron. Ha? Jonathan Yazon. Sinuspindi rin. Ah. So, 149 na siya. 141 dati, na siya. Dati nakasama doon sa first batch. Mm. Kanya lang, tinanggal yung kanilang pangalan daw. Mm-hmm. Kasi hindi pa nila nabe-verify pa yung participation. Mm. Diyan. Pero ginawang OIC. Ginawang OIC ngayon. Nung tinanggal. Binalik ngayon. Kaya si Secretary. Ito pala si Santos. Oo. Ang nagrekomenda doon sa si administrator si Bioko, siya ang nagrekomenda ng pagbenta. Mm. Okay? Yun naman si Yazon, yun yung department manager, siya ang pumirma ng pag-release. Ayun. Ah. Mm. Involved kayo. So kasama kayo. Kasama kayo doon sa... I'm trying to imagine, sa meeting niya na tanong, hindi na... Well, nasama na yung pangalan niya, pero hindi pa nabe-verify. Mm. Ganon. Kaya tinanggal siya. Kasi interesting, meeting para i-analyze sinong...
Yeah, kaya tinignan niya na ombudsman. Siguro nagkaroon ng additional information. Nililinis din yung suspension eh. Oo. Meron daw doon mga nakasama na hindi naman dapat. Yes, na hindi naman. Meron ganun. Warehouse officers. Yung mga ganun. Halimbawa, ito si Quartero raw, Harold Quartero. Eh hindi daw po siya warehouse manager. Acting assistant branch manager. Para bangko. Kasi iba-ibang to eh. All over the country itong mga ito. Bakit kailangan yun? Eh kasi, ang source ng mga rebagging, iba-iba. Yun nga, dati kasi area. Po, ang function ng NFA, talagang naglalabas, nagbebenta. Market participant. Kaya meron silang ganyan set up. Yes. So, nung lumabas yung rice tarification law, tinanggal na yung function na yun sa NFA. Pero at na-maintain yung mga yan. Ang nangyari sa NFA, tagatago na lang ng bigas na kakailanganin kung sakaling may mga emergency. Yan na lamang. Pero ang setup nila, ganun pa rin. Ang setup, parang market participant sila. Kasi meron pa rin silang limited, very limited na participation in terms of buying rice. Okay. Ay, palay. Buying palay, tatago nila yung palay. Tapos pagdating papamil nila, tapos tatago naman yung bigas. Ganun. Limited yun, very limited. So, ano po, hindi nag-adjust yung structure ng organization, yung setup. Yung setup. Na bago na ang inyong function, pareho pa rin ang setup. Hindi naman. They are now given the leeway to assess if it is spoiled rice or rice which is nearing spoilage and to dispose accordingly. Kung ang inyong dati kasi kung ang inyong function bibili niyo yung palay at tapos market participant kayo para mabalanse labas pasok ang bigas diyan. Yes. Ayan. Okay. So okay yung ganung style niyo ng warehousing na nasa sako. Nagbago function nyo, pero yung physical setup ng inyong warehousing, ganun pa rin. Matagal nakatago yan. Oo. Aba, medyo kinulang tayo. Bakit hindi na isama sa batas yun? Ng rice tarification. At saka, kasi minadali yan, rice tarification na yan. Nagmadali yan. Ay, labi ng mga private trade. Hindi, at saka ano yan? At saka, mahabang debate yan. Kasi at one point, Pakbakan talaga yan. May labi yan eh. For a long, long time, matagal na pinag-usapan yan kasi ang gusto nilang mangyari, yung NFA will still retain yung powers of participation in the market. Tinanggal po tinanggal yan sa Senado. Sa Senado niyari ito. Sa Senado. Sa Senado niyari ito. So, pero hindi binago yung setup ng NFA. Oo. Kaya may mga ano doon, parang... So, ang labo nung hindi, batas na yun. Kaya, yung hindi mo pagbabago ng setup, parang Conrad, parang Joel, ang nangyari doon, maraming mga idol doon. Siyempre. Kasi pinimitin mo yung mga... Overman ka. Overstaff ka. I was about to ask that eh. Hindi mo binago yung function. Eh di yun din ang... Yung mga tao, hindi mo naman ginalaw, wala kang tinanggap. Hindi ka naman nag-offer na mag-ano na lang kayo. Pareho pa rin yung setup. May council and everything. Ano yun? May council? Tapos may creative marketing function pa rin. Pagliribag. Into new usak. Yun pa yung creative branch manager. Pag may branch manager, ibig sabihin, you're dealing with the public. Hindi mo naman ginagawa ngayon to. Ganun pa rin ang inyong... Ang outlook mo, pareho yun. Plantilla, pareho pa din. Kailangan po atang balikan natin yung rice tarifa. I-review dapat yan. Hindi, kasi si Presidente sabi niya, hindi, kailangan ayusin natin ito. Hindi na tama yan, rice tarification na yan. Kailangan ba ibalik o hindi? Kung hindi ibabalik yung function ng NFA. Paano? Anong gagawin? Anong gagawin natin sa NFA? Talagang, parang yung, parang sinet up ang NFA para sa mga kalokohang ito na nangyari. Paano mo ibebenta yung lumang stock? Siyempre, may dahilan sila lagi. Papanis na yan. Papanis na. Ha? Papanis kasi, supposed to be, dati, ang NFA, ang kasama niyan ay yung kadiwa. Kasi market NFA supposed to be a marketing arm. It's not a production arm. Uh-huh. It's a marketing arm. Uh-huh. So, meron yan logistics, may kadiwa, may mga ganun eh. Anong nangyari dun?
Oh, yung tie-up with Kadiwa. May tie-up sila sa Kadiwa. Eh, kasi wala sa batas yan eh. Kaya, kasi, natatanda mo, parin Conrad, ang original na NFA administrator, Jess Tanchanko, he is a marketing man. Oh. Marketing guy. Magaling to, sa Unilab. NFA. NFA, Kadiwa, sila nag-conceptualize lahat noon. Uh-huh. Nung workout na yan. Eh, nawala lahat yun. Ang kasakasama po lahat dyan, sa NFA, hindi lamang yung pagbili ng palay. Dapat maging modern day ang logistics ng NFA. Yes, logistics talaga. Number two, ang warehousing technique. Mm. Kailangan na. Alam niyo po ang daming paraan. Mm. Punta na lang kayo sa ibang rice producing countries. Oh. Modern na yung kanilang mga warehousing. Doon, gayahin na lang. Oh. We don't have to reinvent the wheel. Okay? Eh, pero magsisimula yan dapat. Matignan ayusin ulit yung rice tarification. Ang problema natin dyan sa rice tarification, yung mga nasa Senado, pinaprotektado, yung mga traders. Halata eh. Napaka-obvious, ano? Eh, isa sa mga, isang senador, isa sa pinakamalakas mag-import ng bigas. Paano yan? Eh, for the first time, magkasama sila nung bumabanat sa kanya. Oo. Yun din. And nag-speech eh. Sino nag-speech? Privilege speech, tapos na. Oo. Sabi na. On what? On what yung privilege? On this. On NFA? Itong NFA na ito. Anong ginagawa ninyo? Yung issue na NFA na privilege speech. Oo. Anong ginagawa ninyo, etc. Eh, tapos na ako eh. Nasuspend na eh. Nasuspend na. Eh, ikaw naman, bayad na yun eh. Kailangan. Ha? Ha? Ikaw naman. Ganun ba yun? Oh! In other words, ano yan? Kailangan yun, ano? Kumbaga, liquidation. Oh. Ito liquidation speech. Yun, okay. I understand. Sobra ka naman. Oh, I understand. Sobra ka naman. Huwag mo na sakahin yun. Hindi ho. Ako naman ay namamangha lamang. Oo. Na nagpi-privilege speech. Oo. Eh, may gitsa linggo na to. Binrake na ng karambola to eh. Itong kalokohan na to. Meron ho kasi isang deputy administrator. Eh, nagsalita at kinu-question niya, rebagging. Walang approval ng council. Walang bidding. Ang telling talaga doon yung rebag. Dahil ang daming involved. Inutusan mo yung mga tao. Ano, hindi ka nang himi? Na isa dyan, bubukeke. Kagkikibo. Eh, hindi yung ginagawa na namin ito dati pa. Ayun. Sipin mo, sabihin mo yon. Hindi naman, 2019 lang. 2019? Yun yung 2019 significant na taon yun. Kung bakit gusto ni admin ni Secretary Laurel ng Agriculture na tignan lahat ng transaksyon ng NFA magmula sa 2019. Bakit 2019? Kasi po yung rice tarification law ay naipasa yan 2019. At magmula noon nagbago na ang function ng NFA. Ang kanilang papel na lang sa buhay ay Bodeguero. Hindi po papel di hapon. Oh, hindi. Bodeguero sila. Bodeguero. Oh, yeah. Bodeguero. Bumibili sila ng palay, tapos pag may emergency, ilalabas nila. Meron ba report? Ilan ba talaga na ilalabas nila pag emergency? Yan. Hindi po natin alam natin yan. Alam yun. Maaring lahat yung bigas na yan, binibigay nila sa private trader. Hindi natin alam. Kasi emergency, DSWD mo lang ipapasa yan eh. Dapat. So, bahala na kayo sa buhay nyo, DSWD. Meron pa nagsabi, dapat bigas na lang daw isama sa ayuda. Oo, may mga ganun. Siyempre, ayaw ng DSWD yun. At saka ng mga local. Kasi ano, pwede mo bang ano? Anong hindi ilalagay mo sa palad? Hindi mo, right. Bigas yan, sako yan eh. Didikit, ano? Didikit. Kailangan isang sako. Isang sako. Sige nga, idikit mo yung... pinapangku mo yun. Kailangan pag sako. Idikit mo nga yung palad mo sa sako. Wala. Oo. Eh yung ano, dating boss ni Parin Joel nga, nagbubuhat ng sako. Eh. So, may lusot kaya itong si Bio? Wala laman yung sako. Dahil hindi na masapasan yun. Nirecommend daw nung... Acting Administrator Pio Los Santos, yung pagbenta. Maaring nirecommend niya sa'yo,
Pero bakit hindi mo tinignan? Ginawa yung dapat gawin, humingi ka ng approval. Oh. Ni-recommend sa'yo. Hmm. So siya may kasalanan, ni-recommend niya. Eh di, yung proseso dapat sinunod mo. Humingi ka ng approval. Tsaka nag-bidding kayo. Well, tsaka bakit kailangan i-rebug? Well, sino nag-order ng rebug? Rebugging. In the insofar as the proseso, time was of the essence. Ayan. Ayan. Kailangan ang bilisan. Ang, hindi ba pwedeng kahit panis na yung Zoom, bigas eh. Zoom approval meeting? Mahina ang internet eh. Talagang yung mga telkong yan. What is another day? Yan, ang sinasabi natin. Pero yung pag-rebug, tama ka mo. Yung susunod mo sa yun ang naki, that is the most telling. Ang key po dyan yung rebug. Bakit kailangan nyo i-rebug? Ilabas nyo na lang. Sino may instruction ng rebug? Yung trader. Siyempre. Ito ngayon, bakit si Privilege Pitch Senator? Mm. Hindi inuupakan yung trader. Eh, yun ang yung problema. Bakit hindi man lang sabihin, nagsuspend din na tayo lahat ng mga government employees. Aha. Itong trader, ibig mo sabihin, papakawalan natin to. Eh, loko to eh. Bakit siya nakikipag-deal ng ganyan? Hindi, I think yung senator was more concerned about nagbigay kayo ng 100, nag-sell kayo ng 150,000 bags samantalang nag-scrimp kayo dito sa mga nangangailangan sa LGU. Ayan. Ayan. Yung ba yun? Yung ba yun? Okay. Okay. Ewan ko. Kaya nga, privileged. Privileged speech. The needy agencies you script on them. Napakagarapal yun. Alam mo, kumita na yung privileged speech. Kumita na ba yun? Panahon ni Macede. Eh ngayon, meron Maseda Jr. Maseda Jr. Pero mas malala daw kay Maseda Jr. Kasi ito, ano to? Ba't hindi ito? Umabot na raw po sa 1.2 billion lang. Ang damage, ang mga crops pala, worth of agriculture. Dahil sa El Nino. El Nino. Dahil sa El Nino. Yan po ang sabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Haba naman ng pangalan nito. NDRRMC. Ha? NDRRMC. Si kung sino ang nag-iisip ng magandang pangalan? Kilala ko yun. Ibubulong ko na lang sa inyo kung sinong gumawa niyan. Paano namin matatandaan yan? Alam, ako naman. Eh. Bigyan nyo kaya ng nickname to. Kasi dati OCD lang yan eh. OCD lang eh. Eh, andali. Dali. NDRRMC. Ano yun? Ewan ko po, ma'am. Sa ang pinakamatindi raw pong tama, sa Western Visayas. Ano yung Western Visayas? Parang Jonathan. Yan mga yan. Iloilo, Negros. Panay. Panay. Yan. Panay Island. Panay Ewan Island. Po. Ah, pinakamatindi raw ang tama niyan. Mahigit sa almost 700 million pesos na. Kasama dyan yung sugar, pare. Oo. Kaya sinasabi nila, magkakaroon na naman ng shortage na sugar. Nako! Itang laying the predicate. Laying the predicate. Ang ganda. Oh. Eh, nabili na kasi yung coco. Laying the predicate. Yan, sarap. Susunod po, Mimaropa. Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yan. Mahigit 300 million na. Cagayan Valley. Ang Zamboanga Peninsula, maliit lang. 700,000. Calabar Zone, 2.7 million. Maliliit pa lang. Okay? Pero ang matindi po dito, hindi yung halaga ng crops. Ang matindi dito yung dami ng mga farmers na tinamaan. Kasi yan lang ang kanila source of livelihood. Wala nang iba. Almost 30,000 na farmers na daw po. Hirap yun. Paano natin, anong gagawin natin doon? Ayuda yan. Ay, yung mga kinikita nyo mga congressman sa pork barrel nyo, ibigay nyo muna kaya. Meron naman din daw credit and insurance assistance. Naku po. Na hinahanda. Kailan makukuha yun? Matagal yan. Hindi hinahanda. Pa hindi being ready. Ah, hindi ba hinahanda pa palang? Hinahanda pa lang. Meron kasing crop insurance program. Dapat pag-insurance, ngayon na, ngayon kailangan, di ba? Eh, hindi nila kinakausap yung magaling na insurer eh. May ina sila. At least yun, nasunog yung post office. Kinabukasan, mayroon. May abilis, ano? Abilis. Sabi po na UN, isa daw to sa pinakamalakas na El Nino. Pwede. Yes. Etong hinaharap natin. Global. Oh.
Between March and April. So ngayon na, sisimula na yung kasagsagan na El Nino. Hanggang April. Hanggang May. Patay. Bandang June, La Nina naman. Puro ulan. Paghandaan din natin yun. Ay, naku po. Yan. Pag hindi tayo naghanda dyan, ito na naman tayo. Eh, puro daktak na naman yung paghahanda ngayon. Oh. Para ito El Nino, no isang taon pa, sinabi na ng pauna. Maghanda na tayo. Ha? Oo. Wala naman tayong, wala naman tayong ganong... Yung follow-through ang importante dito. Ah, follow-through. Hmm. So, pag maghahanda tayo ng pagdating ng La Nina, yan na. Yan po. Meron pang isang item dyan. Sinisimulan na raw yung... Ang importation pala ng bigas natin. Mm. Noong Pebrero, eh, napakalaki. Mm-hmm. Mahigit 700,000 metric tons. Okay. Mm-hmm. Ang I'm sure baka wala pang walang hindi kasama diyan nag-import ng NFA. Baka walang pera 'yan binigay. Mm-hmm. Almost double to compared to the importation last year. Oh. Mm-hmm. Private lahat to, karamihan. Private, hindi NFA 'yan. Eh, wala namang government 'yan. Wala namang wala namang pera NFA binigay. Ano budget na doon sa Senado? Mm-hmm. O ilan ang in-import nila? Oh. Oh, tanungin niyo yung isang malaking real estate company, mm-hmm. ano magkano kanila in-import. So, more than double daw po, hanep pa, galing. Tapos, mm-hmm. ang mahal ng bigas. Eh, yun na nga, warehousing. Thousand supply. At least yung logistics nun maayos eh, dapat. Alin? No. Ginagamit ba ninyo yun? Ayan, isa pa dapat natingnan dito sa NFA na ito. Okay. Anong laman ng mga warehouses ninyo? Ano ba yan? Sublist ba ninyo yan sa mga traders? Kailangan ba yun? Hindi, kung hindi sila napupuno eh. Napupuno ba yun? Dahil wala naman silang pera na eh. Kailangan pa lang pinag-iisipan yun. Hmm. No? Sino gumagamit ng warehouses? Ba't nyo ginagamit? Baka empty yung mga warehouses ninyo. Ang gusto naman ni Makati City, Representative Luis Campos Jr. Hmm. daw po. Hmm. Eh, ang congressional oversight maging stricto dyan sa NFA. Maging stricto sa lahat. Ha? Kaya nga oversight eh. Naniniwala kayo ng gusto sa congressional oversight, ha? Meron ba talaga nangyayari dyan? Kailangan daw po yan eh, to mag-inquire. Mm-hmm. At recommendation para magkaroon ng transparency. Lahat sumausaw na, pare. Mm-hmm. Lahat ang ginagawa. Ang matindi dyan, ang tingnan nyo po, bakit every year, 9 billion ang ibinibigay na budget sa NFA para bumili ng palay. Ay. Ang kailangan mo mangyari dyan, makita natin, nababawi ba yan 9 billion na yan? 9 billion pesos para lamang magkaroon tayo ng stock or mag-imbak ng bigas, mm-hmm. pag kailangan ng emergency. 2019, 9 billion. 9 billion 2020, 2021, 2022. Mm-hmm. Ilang billion na yun? Pare, limang, mm-hmm. 5 times 9. Mm-hmm. Ano, 45 billion na? Mm-hmm. Anong nangyari? Bakit, ano yun? Laging pinagpiestahan ng mga rice traders? Mm-hmm. Kung hindi pa bumalik to, hindi pa na lumabas itong balita, sumabog itong balita ng 75,000 bags, mm-hmm. ng bigas. At saka ba't hindi naririnig yung private trader, yung big time trader na yun? Sino yung mga bumili? Sino yan? Sino yung mga kasakapat dyan? Hindi ba sinabi sa privilege speech yun, pa? Wala akong naririnig. Wala. Ang binabanatan yung mga NFA. Wala ka narinig sa private. Mm-hmm. Bakit yung private, pagpalagay na, syempre ang presumption dyan, mm-hmm. sino yung gumawa ng deal, usually yan yung kikita ng malaki. Oh. Sino yun? Mm-hmm. Yung private trader. Mm-hmm. Sila nag-initiate yan, usually. Sabihin natin, talaga swapang yung mga taga-NFA. Hmm. Naghanap lang sila talaga ng willing victim. Ang question doon, ba't kayo pumayag? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Hindi pwedeng sabihin nila yun kasi 2019 pa, niyayari na nila ng ganyan eh. 9 billion a year po ang budget. 9 billion pesos a year. Mm-hmm. Nababalitaan ba natin anytime since 2019 kung saan napupunta yung bigas ng LFA? Mm-hmm. Siguro naglalabas sila panahon ng bagyo, mga ganyan. Pero buffer lang talaga yan eh. Anong naging sistema dyan? So, sa mangyayari hearing, pare? Sa House inquiry raw on it. Last week, so oversight daw ng House. Eh, anong nangyari dun po sa pandinig ng House? Eh, yung side lang nung NFA administrator no. Eh. Ang pinaringgan nyo. Parang pinagtanggol pa eh. Mm-hmm. Ito ngayon ang ano, ito ngayon ang dapat ito ang dapat na titingnan natin ngayon. Papatawag po ba ninyo? Mm-hmm. Papakontempt ba ninyo at lahat? Papasumpi na ba ninyo itong mga traders? Hindi ata. Baka hindi. Private citizens. Kung yung baka mga hindi. Yung mga maliliit na aaway, yung mga maliliit na ano, pinapasumpi. Magkakapit bahay? Pinapasupinan ninyo eh. Eh, importante po yun eh, sa social. Kagaya niyan. Social aspect ng buhay ng Pilipino. Yung mga away magkakapitbahay, importante po. Eh, nung... Itong private trader, kawawa naman. 2 weeks ago, pinahiyapangan ninyo yung mga ilang mga bilyonaryo dun eh. Hindi naman, natutulog eh. Hindi ho, nag-iisip. Hindi, baka tulog daw eh. Binabastos daw ang hearing. Ay. Yeah. Yeah. Patawag ninyo yung mga traders. Pagmula noong 2019 para maintindihan natin. Ano yung mga nakabugati bang pupunta sa Senado yung mga yan? Hindi naman. Ano? Hindi baka naman pinoprotektahan din yung mga traders because this will be bad for their business reputation. Nagbebenta sila ng What reputation are they talking about? Nagbebenta sila ng bigas na papanis na. Nagaling sa... Diba? Ay kasalanan. Kasalanan nila. Bakit kailangan nila ng protection? So, corporate social responsibility. Ayan. Kung selling it, pare... Kung corporate social responsibility, hindi dapat dumaan sa inyo. Dumaan na yan, dapat yan sa diretso sa DSWD. Ang problema ho kasi hirap sila mag-a-apply sa Anvil Award at saka sa PR. sa kaya matindi itong issue na to. Sa PRS. Dahil ayon po yung, sa pag-aaral. Yung DSWD. Yung poorest 30% ng kababayan natin, ang malaking tama nitong pagtaas ng presyo ng bigas. And yet, may mababalitaan tayo. Na ganito. Kaya 8:32 ng umaga, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Ay tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako pa rin, Conrad Banal. Andito, Jonathan de la Cruz. Joel Laksamana. Ngayon, March 12. Good morning ulit sa inyong lahat. May nagpapabati, pero pabatiin ko ba ito? Batiin mo? Sino ba yan? Punta! Tiga Santa Maria Romblon. Walang dadali nito ng pansit eh. Wala. Layo masyado. Hindi ko binabati si Engineer Nestor Tibay Padriguela. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Pagganda. I-ready mo na yung entry mo sa Porkak Derby. No. Ganon. Mahilig pala ito. Sabong pala ito. Oo. Galing dito sa mga batch 94 mo dyan sa Ojongan Romblon. Cuatro Cantos Group. Delikado kayo. Magpadala kayo dito ng pansit kung ganyan kayo. Ito po, meron akong konting pasingit lang ha. Yes. Itong United Nations Industrial Development Organization. Unido. Hindi ito yung political party. Hindi yun. Halos one-third daw po ng ating food production ay nawawala. Nawawala. Dahil daw po, hindi maayos ang ating cold chain and logistics. Yan. Cold chain one and logistics. One-third! Lagi natin pinag-uusapan. Hirap yan. Na hirap ang taong bayan. Mag-produce. Sa pagkain, yan po. At one-third. 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 Ano ba sa Tagalog yung one-third? Ikatlo. Oo.
Sang tatlo. Oh. Kumbaga, yung isang buo, hatiin nyo sa tatlo. Yung isa doon, yung isa doon, nauubos. Nawawala. Mm. Ang laki nun. Malaki yun. Mm. Ito pong si technical advisor ng UNIDO, si Celia Elumba. Mm-hmm. Yan po ang kanya na pag-alaman daw. Kasi, tinatransport po natin ang pagkain dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ibig sabihin yan, yung kinakain natin sa halimbawa Metro Manila, hindi naman dito galing yan. Mm-hmm. Sa probinsya pa yan. Yung kinakain nila, maski na doon sa probinsya, hindi lahat yun, galing sa kanila. Oh. Up to 50% po na kinakain, transported from elsewhere. Mm. Eh diyan nagkakandala sayang-sayang. At yan ay alam na ng buong bayan yan from the very start. Oh. Alam na natin yun. Kalex! Yan ang tignan mo! Kagaya niyan, yung... Trade yan eh, trade. Kagaya niyan, okay. Yung shipping na lang, yung shipping. Okay. From one island to the other. Halimbawa, Kalamansi, galing ng Mindoro, diyan sa Kalapan at... One-third no, nawawala. Nasisira, nabubunok. Anong paraan para dumating halimbawa dito sa Metro Manila? Dahil hindi naman nila maano doon eh. Magagamit lahat doon. Oo. O paano yun? So... Dadalhin mo sa merkado. Merkado dapat, para ma-workout. Meron pong project ang UNIDO. Yung cold chain. Pag may cold chain daw po kasi hindi ganun kalaki. Pwede. Nabubulok. Cold chain at saka yung sa mga dry naman. Global Partnership for Improving the Food Cold Chain in the Philippines. Yes. Meron pong ganyang project. Naku po. Sana nga matuloy yan. Ganito ho, ang suggestion ko lang. Kasi alam mo nung panahon pa ni Secretary Tangko, Secretary Escudero, na-identify na yung mga areas ng production eh. Key production areas. Ito mahusay sa bigas. Bigas, yan. Dito lagyan mo. Ito mahusay sa isda, kamote. Yan. Kamote, yan, ganun. Ganun. Vegetable. Yan. Yung ganun klase. So, tapos sabi, dadalhin yung produce nila. Yan. Yung po ang cold chain. Meron na po daw ang UNIDO, meron silang facilities to demonstrate their technology, new technology. Sana nga may magka-interest na mga businessman na tignan niyang UNIDO project na yan, yung program na yan. At adapt it. Ang interest dapat natin dito sa logistics and cold chain, warehousing, etc., hindi rebagging. Pagkaiba yan eh. Hindi logistics yun. Hindi logistics yun eh. Rebagging. Meron na raw pong tatlo na kumpanya. Merong refrigerated unit. Yan. Sa refrigerated trucks. Iikot yun. At yun ang, kumbaga, ito yung pilot. May tatlong kumpanya na sana nga mapaayos na. Alam mo ang pinakamaganda dyan? Galing niya sa Japan. Parin Conrad. Como ano naman to, yung gagawin ng programa na yan, island by island. Mas maganda. Ganon. Para eksperimento. Sustainable sila, self-sufficient sila doon. Halimbawa, doon kay Nagog, Governor Ben Ebardone. Samar. Island by island. Doon na sa Samar mismo yung cold chain yan. Gagawin na muna. Kasi marami sila. Tapos bago tumawid ng dagat. Imbis na ang gagawin nila doon sa yung mga mangingisda, ang napapangisdahan nila doon, yung mga bricks. Ano? Ng cocaine. Bricks. Di ba doon sa Arteche? Magsakan ang magsakan. Yung alam mo yung nakuhang cocaine dyan sa may Samar. No. Hindi, it's not meant for Samar. Ano yun eh? Ano lang eh? Yan po ang style nila. Pinalulutang yung... yung mga bricks. Yung drugs. Tapos pipikapin ang mga baka. Tapos itra-transport elsewhere. Ang hinala ng PNP, parin John, at nagiging transshipment point talaga tayo. Kasi hindi drug of choice yung cocaine hindi, dito sa hindi, atin. Hindi. Pang mayayaman lang yan eh. Eh, dadaan talaga doon dahil Pacific yan. So, yun current. So, yung napulot ng hindi talaga para sa kanila yun. Ay, hindi talaga para dito yun. Alam mo, may napanood. Hindi, may nagsasabi naman,
Yan yung pakawala lang. Oo. Ah, ang talagang matalami. Nakalusot na yun. Nakalusot na. Nakuha na. Meron mga hindi na. Parang, ilan lang, ilang million lang eh. Wala, kukunti lang yun eh. Yeah. Parang diversion na parang dun ma. Ha? May napanood akong pelikulang ganyan. Yung mga manging isda. Hindi ito, Eric Mati. Hindi, parang hindi si Eric Mati, pero iba. Na, yung sa isla, pinulot nila yung mga droga. Hmm. Ngayon, sinabi na, ibinarating nga ng asa. Pupuntahan sila. Pupuntahan kayo. Hindi eh. May hirap. Sige, ibenta natin. O, pinuntahan nga sila doon ng mga sindikato. Dinali hindi sila. Hindi po kasama yung mga kokaina. Huwag niyong pupulutin po yan. Huwag. Hindi kasama yung mga kokaina yan. Doon sa $1 billion investment down. Hindi. Magkaiba yan. Hindi ko kasama yan. Sa Mexican cartel. At dumating. Pinag-uusapan natin yung cold chain. Habang pinag-uusapan natin yan, nagyayabang na naman si Trade and Industry Secretary Alfredo Pasa. This cannot be realized overnight. Ayan. Sabi niya, nung may dumating na mission dito yung Philippines, yung US. Yes. Headed by Secretary of Commerce. Si Gina Raimundo. Ayan, yeah. Gina Raimundo. Yung Raimundo niya, hindi yung Raimundo nung Y. R-A-I. Di opening yan sa press release. Di ba? Mm. So, nakapag-press release naman si Chalex. Mm. Ayan. Dapat, she took advantage daw of the opportunity. Okay. Ayun na yun. Sorry, ah. Para daw po may masabi niya dito sa trade mission. Sa trade mission, sa commerce secretary. Anong sitwasyon ng mga electronics companies dito sa atin? Mm. Yeah. Okay. Yun na press release niya. To entice them even more to come. Ibig mo sabihin, ngayon mo lang sinabi yan. Ang problema ko kasi ng mga electronics companies natin, halimbawa, hindi sila makapag-bid sa government contracts in the US kasi may mga rules. Hmm. Mahigpit po yan. Hmm. So, ibig mo sabihin, dahil nasabi mo doon kay Raimundo. Secretary Raimundo, luluwagan ng Amerika yung rules. Security concern yan eh. Top security yan. Yung mga TikTok nga, niyayari nila. Oo. Yung panapili, Huawei. Yung panapili niyang press release. Mm-hmm. Mahusay. Ang inaasahan ho ng mga Philippine businessman dito, yung GSP na sinasabi. Diba? It's a garments. Mm. Problema nila yan. Mm-hmm. Yan generalized system of preferences. Ano yan eh, binibigay ng US yan. Kumbaga, pabuya. Mm. Kailangan you tow the US line. Mm. Ganyan po yan. Hindi yan yung charity what. Hindi. Although sinasabi ng US, it's open to everybody. Hindi ganun talaga. May specific requirements. Yan. Human rights. Yan. Inaano nila yan. Tinatali nila sa human rights. Diba? Mm-hmm. Meron pong ganyan. Ang nangyari sa ating garment industry, hindi na tayo kumbaga, nakikinabang dyan sa system na yan. Mm. Lumipat na sila. Mga Bangladesh. Bangladesh, Cambodia, Vietnam. Lakas niyan. So wala na rito. Ang hinihingi ng mga local garments companies, maibalik sila dyan. Matagal na pong nilalakad dyan. Wala. Hindi na nangyari. Dalawang gusto nilang ibalik dyan. Yung GSP, yung okay. Preferences nga. Pangalawa, yung ease of doing business at saka yung tungkol dun sa, natandaan ninyo yung ano, yung TCCs. Mm-hmm. Yung tungkol dun sa meron kang credit certificate. Hindi na rin natrabaho na mabuti yun. Mm-hmm. Kasi unang-una na abuso. Pangalawa, yung mga legitimate na, karamihan doon, garments eh. Yung mga legitimate na garments manufacturer, inaabot ng taon bago sila magkaroon ng tax credit. Ibig sabihin, marami... Anong mangyayari sa kanila? Marami pong irritants sa trade between US and the Philippines. Inaasahan sana ng mga businessman yung doon mag-concentrate. Oh. Yung pag-uusap. How to avail. Ang sagot, yun daw po sa GSP, nasa US Congress na yan. Matatagal lang pa pala. So, sarado. Kagad.
So ano ang pambawi? Ito ang kuha ko dito sa balita na to. Ang pambawi, mayroong $1 billion mag-i-invest sa Pilipinas. Sila ang mag-i-invest dito to buhayin yung okay lang industries. Yun. Okay sa atin yun. Pero anong klase? Kasi ito na... Green mini... Ano ba yung sinabi? Green mini... Kasi ito... Hindi! AI. Conductor. Because this is the same... Electric vehicles. This is the same secretary who said from the very start, at the start of that's the BBM... That's off the table. That's off the table. Oo nga eh. Diba? Siya yun. Remember, yeah. That was 2 years ago eh. 2 years sinabi ago. Yung EDCA, in relation to EDCA. Yung EDCA po, yun yung military arrangement, di ba? Sana magkaroon tayo ng... Sana tinatay up namin, natin, sana meron naman tayong tungkol sa trade. Trade. Kasi ang daming irritants, ang daming Nadi-detain barriers. Yung mga shipments natin, yung mga shrimp paste, at yun ang hinihingi natin. Yung mga ngayong garments. Apparel. Yung mga ganon. Mga ganon. Lugi-lugi na tayo dyan. Wala daw off the table. Ano, antay pa sa Congress. So ngayon, hindi na naman yung pinag-usapan. Ang pinag-usapan, pupunta kami dyan. $1 billion daw i-invest ng US companies. Para bang sinasabi sa atin, binibigyan namin kayong pabor, ha? Baka hindi nyo alam. Baka hindi nyo alam. Mag-i-invest $1 billion dyan, ha? Mga US companies. Aba, para bang hindi sila kikita? Yan pong investment, hindi papasok yan. Kung hindi nakikita nila, kung hindi nila nakikita, meron silang profit. Diba? Hindi mangyayari yun. Uwi yan. Hindi ho kabang gawa. Hindi tayo binibigyan ng pabor dyan. Meron sila nakikita rito. Number one. Laki na market natin. Mm. Wygate 110. Number one yan. Laki na market ng Pilipinas. Ilan ang Filipino overseas? Workers. $30 billion. Ano? 43 billion dollars a year ang pinadadala. Oh. Ganong kalaki yung market na yun, 43 billion. Yung mga overseas workers pa lang yun, ha? OFWs pa lang. So napakalaki po ng prospect nila rito versus Singapore na 5 million lang ang tao. Mm. Meron ba sila market doon? So may ba? Ay, hindi ho sa akin, sana. Parang pinalalabas dahil pumayag tayo sa EDCA and therefore ito merong $1 billion na darating ditong investment. Ang asikasuhin natin yung sa trade, yung mga pagbukas ng mga US market to Philippine goods. Eh, wala Congress daw. Maski na sa investment partner, the best example of how best these guys yan. Are really their interest is really overwhelming sa Pilipinas. Ah. It's supposed to be the takeover nila nung Hanjin Shipyard. Oh, yun. Aha. 30,000 workers. Ayun. And that's it's already there. The facility is there, etc. The deal is supposed to be with Severos, which is a US company, and the Australian companies. That was in 2018. Wala pa nangyayari hanggang ngayon. Meron na ba? Nag-hire na ba sila? Had they taken over? Whatever it is, yung ganun. Hinihintay nila na yung mga creditors, yung mga banko, talagang malulumpo. Sasabihin nila, sige, 50% cut off na lang yan. Papagupit na. Papagupit na kami. Yun ang hinihintay nila. Ba't di nyo ayusin yung shipyard na yan? Okay. Kung talagang totoo kayo. Yun eh, yung spin. Ang spin po yan, yung kumbaga, yung PR. PR line. Oh. Napakalaking pabor nitong $1 billion investment. Yan yung kapalit ng EDCA. Yun ang ibig sabihin nun. Yes. Na spin. Ha? Anong kasama sa spin? Yun daw investment na yan will create opportunities for more than 30 million Filipinos. Yes. In artificial intelligence and digital skills. Wow, paano nyo nalaman yun? Sobra yung spin eh. Oh, super. Ang problema natin... Ang inaasahan ng local business nung dumating yung trade mission na yan, yung mga tinatawag na kinks, yung mga gusot. Bakit hindi sa ating trade relations with the US. Yes. Kasi maayos. Bagkos, ang press release na lumabas, yan, $1 billion. Kasi off the table yung sinabi. Kung sino man ang nag-handle nitong spin na to, napaka walang yamo. Di ba? Oh.
Napaka-artificial mo. Napaka-artificial mo. Ibinaon niyo yung totoong issue. Ang inilabas, $1 billion. Akala mo, napakalaki investment. 22 companies daw yan. It will propel us to become the next logistics hub in Asia. Dako. Yung mga ganun. Kaya mga masyadong, ano yan, highfalutin na. Yun na lang, dati promise nila to invest in the shipping industry, wala na nga yun. Tapos itong shipyard, that's another issue. Tanungin natin sa kanila, anong pinakamalaking U.S. investment sa Pilipinas? Yung totoo. Kaya nga gusto kong malaman kay Secretary Pascual, anong mga companies itong mga ito at saan sila pupunta? Electronic vehicle daw. Electronic vehicle, eh... Creation of an electronic vehicle education center. Education center. Hindi. Solar and nuclear projects to support the Philippine energy and climate goals. Ayan. Maganda tunog nun. A new state airline state route opening up travel and tourism to Cebu. United Airlines yun. Matagal nang in-announce yun. Hindi po result yan nung trade mission. Ha? Matagal ng plano yun. Saka yung United Airlines, nagbabag daw nga yun. Ang Microsoft daw po, accelerate use of AI in the Philippines. Nako. The best. The best. Yan yung mga nakuha natin sa trade bigay natin ito. Ng mga EDCA. Na mga military camps sa Amerika. And we opened up ourselves to attacks ng from foreign sources. Foreign. China! Diretsoin na natin. Oh. Hindi, China. Baka pwede pa pumunta dito yung mga Houthi. Ayun, pwede rin. Baka tayo targetin. May surface to air missile yung mga yan. Eh, no? Para bang napakalaking earth-shaking. Headline ng lahat ng dyari yan. Yung 1 billion na yan. Ha? Yan ba talaga ang close to the heart of the Filipino businessmen? Ito. Ang ano nga eh, The first question that was asked in, on the sidelines, nitong mission na ito, whatever happened to our supposed to be partnership? Meron ba? In terms of trade. We're supposed to be getting that kind of ano arrangement with them. Eh, yun na lang ang pasok nga, yung garments, isa yan. Yung pasok nga nung iba natin products, nagkakaproblema pa tayo. Agriculture, isa na yun. Agriculture. Oh, maraming ang problema sa trade eh. Yung mga local, hindi nakaka-penetrate ng US market. So, yung investments, okay yan. Pero, sana naman na-highlight yung trade talks. Eh, off the table daw yun eh. Yan na nga problema dun eh. Eto nga si Raymundo, hindi niya nga turf yung investments eh. Oo. Trade siya eh. Okay, Secretary of Commerce. So, ang talagang alyalim sa kanya, yung mga trade issues. Bakit ang pinag-uusapan niya? Investments. Parang wina-whitewash yung... Marami pong irritant sa trade between the Philippines. Yun ang low-hanging fruit in investments, supposed investments, bro. Kasi yung trade talaga mahirap yan. Alam mo, dadaan pa daw sa Congress yung nila. Yung WTO na yan. It's yung World Trade Organization. Nung binubuo yan, galing sa GATT yan. Galing sa GATT. Yung GATT, yung General Agreement on Tariff and Trade. Marami pong mga bayan, mga think tanks, nilalabanan nila yan. It seems that at that time, ang tingin nila, yung mga WTO na yan, GATT, imposition yan ng mga rich countries. Yes. On poor countries, that you open up your markets. At the same time, halimbawa, malakas sa U.S. agriculture. So, meron WTO rules on agricultural subsidies. That. Obligado tayo mag-import ng halimbawa item, whether we need it or not, under the WTO. Hindi ba imposition yan? Pero sila, hindi sila obligado mag-import ng garment sa atin. Whether they need it or not. O agricultural produce natin, no matter how highly processed, di ba?
Meron silang mga ganun. Yan yung trade irritants between the Philippines and the US. Hindi na, bakit hindi yun ang pinag-uusapan? Halimbawa, yung hinihingi ng garments industry, sa tagal-tagal na nila yan. Yung GSP na yan, matagal na yan. Tagal-tagal na. Matagal na yan. Nagkanda lugi-lugi na nga yung mga garments natin. Nagkanda matay-matay na eh. Panahon pa yan ni President GMA as Undersecretary of the Garments and GTEB. Panahon pa niya yan. Yan ang kanilang ninenegotiate nung Garments and Textile Export Board. Okay. Hindi na. Wala na. Kaya nalulugi yung mga local garments. Wala kasi ang kalaban po nila, di ba? Ang kalaban nila, binibigyan ng pabor na US, yung mga local garments companies, hindi naman na do not get the same privileges. Hindi, kaya nga akala natin, buong akala natin with the opening up of certain areas in the country for EDCA facilities, medyo may reciprocal ano naman siya. Yun ang pinalalabas nila, may 1 billion daw eh. Hmm. Na investment sa Philippines. Yung investment, hindi naman ibig sabihin nun eh, tayo lang ang mapapaboran nun. May pabor tayo, why not? Hindi naman namin sinasabi wala pabor. Pero kikita din ng husto yung mga kumpanya na yun na mag-inap. Kagaya niyan, kung pa'y nag-uusapan yun tungkol nga sa access to the US market, napag-aralan na ba ng Department of Trade and Industry kung bakit pumasok na sa Bangladesh at saka Vietnam yung garments. Tayo dati yan. As a matter of fact. Kasi daw mataas na sahod dito. That's not even true. That's not true. Nag-automate naman yung mga garments na makers dito. Kaya ngayon ang sinasabi natin, bakit hindi makabalik dito? Kasi kaya naman natin yun. Yung mga workout na yun. May ginagawa ba tayo in order to do make sure na balik sila din. Tsaka yung mga semiconductor. Yeah. Pero yung mga semiconductor, ang problema ko naman doon, hindi naman mga foreign companies po yun eh. Mm-hmm. Yung mga nandito semiconductors, pumasok sila rito to take advantage of the incentives. Yes. Tapos, binubulsa rin, nilalabas ang pera. Pinag-aralan na po yan eh. Ang nakita ng Philippine government, dyan sa semiconductor. Ang kinikita nila yung incentives. Ginamang gatasan. Ang kanilang profit ay yung incentives. Tapos, hindi naman po ibinabalik sa negosyo. Inuuwi. We remain the same, in the same state. So, hindi nag-expansion na technology. Nag-upgrade na. Mas malaki po yung inuuwi nila kesa doon sa ibinabalik dito. At yung inuwi na yon, yun yung incentives. Yun yung equivalent. And yet, yan ang pinaglalaban ni Chalek na sektor, ni Chaleco. Ba't hindi yung sa GSP, ba't hindi yung sa garments? Mm-hmm. Mahusay ito si Chaleco. Mahusay din mag-press release. Low-hanging fruit nga eh. Tatawa-tawa pa eh. Time check na raw. Okay. 9 o'clock ng umaga sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola! Sa DWIZ.